ating mga ginagawa. Balik-aral, panuto, bilugan ng lahat ng pang-ukol na makikita sa pangungusap. Ayan, so wait. Tama din, bakit naging pang-ukol? Eh, module number ano tayo? Diba yung nakaraan nating lecture video? Ay. Wait lang, merong counting area. Pero slight lang to. Okay, so ito yung nakalagay sa ating PowerPoint presentation. So, yung nakaraang lecture video kasi natin, yung module 15 is about sa pagbibigay ng simpleng panuto. Pero yung nasa balik-aral natin is yung pang-ukol, which oo nga no, hindi natin siya na ano, hindi natin siya na balik-aral nung nakaraang video. Okay. So, ngayon natin siya pagbabalik-aral. Kung tandaan niyo pa yung module number 14 natin, I think module 14 yung pang-ukol, 'di ba? So, dito, babalikan aral natin siya. So, unang pangungusap ang mga sariwang prutas ay para kay Lola Nadia. So, dito sa ating pangungusap ay ang ginamit nating pang-ukol. So, kung babalikan natin ang pang-ukol lang siyang nag-uugnay sa ating kapwa-pangalan. Upang sa ganun ay mabigyan emphasis o bigyan source o bigyan ng appreciation yung nagsasalita kung sino ba yon. Ayan. So, dito, ang ating pang-ukol ay ang salitang para kay. So, ang mga sariwang prutas ay para kay Lola at Nadia. Ibig sabihin ay inaalay ang mga sariwang prutas na iyon para kay Lola Nadia. Ayan. So, ikalawa, tungkol sa masusustansyang pagkain ang ating aralin ngayon. Ayan, so dito may paksang binigay kaya marapat dapat na ang pang-ukol na gagamitin natin ay ang salitang tungkol sa. Ayan, dahil nga ang tungkol sa ay nagbibigay ng paksa na siyang pinag-aaralan o ginagamit sa ating pangungusap. So tungkol saan daw, tungkol ito sa masusustansyang pagkain na kanilang pinag-aaralan ngayon. Ikatlo, kinain ni Paul at Francis ang inihaw na isda. So, dito, sino daw ang kumain ng inihaw na isda? Ayan. So, Nina, Paul at Francis. Kung isa lang ang ating simuno, nilang yan. Pero kung dalawa, Nina. Ayan. Kaya Nina yung ating bibilugan bilang isang pang-ukol. Ika-apat. Para kay Juan ng pritong manok na ito. Dito, gumagamit ulit tayo ng para kay. Ayan. Ito yung pang-ukol natin, yung para kay. Kumulog. Ayan. So, dito, para kanino daw yung ano, pritong manok na ito? Ito ay para kay Juan. So, inaalay kay Juan ang pritong manok. Number 5. Siya ay malusog na bata. So, dito, sa ating pangungusap, ang ating pang-ukol ay ang salitang na. Ayan, dahil ito ay tumutukoy, nag-uugnay sa isang pangalan ng taong ditiyak o isang common noun bata. Pero kung nilagyan natin ito, siya, yung bata ay isang pambala na. Bago tayo tuluyang mag-umpisa sa ating aralin ngayon, nais kong sagutin mo muna ang mga sumusunod na katanungan ko para sa iyo ang gustong habilin ni Super K. Ayan. May kaibigan ka ba sa iyong mga kamag-aral? Ayan. So, dahil nga tayo ngayon ay nasa blended learning, modular learning, at online class learning, ay sa tingin nyo, meron pa ba kayong mga nakaka-contact na mga kaklase o kamag-aral, o may bago kayong nakilalang mga kamag-aral o kaklase na siyang katulong ninyo sa pagsasagot ng mga modules upang sa ganun ay ganahan at ma-motivate kayo sa isa't isa? Ayan. May napag-usapan na ba kayo na gagawin ninyo sa bakasyon? Ayan, dahil nga napapalapit na ang ating bakasyon, ay syempre may mga planong nabubuo dyan tungkol sa inyong naging samahan sa ating new normal na pagpasok. Ayan. So, ano-ano ang mga ito? Kung meron man kayo, ay i-comment nyo sa ating comment section ang inyong napag-usapan.
Kapag tayo ay nagsasalita, ang tono ng ating boses ang nagsasabi kung tayo ay nagkikwento o kaya ay nagtatanong. Kaya napakahalaga ng ating pagtotono o yung intonasyon ng ating boses upang sa ganun ay nakakapagbigay kasi ito ng damdamin o ekspresyon sa iyong kausap. Kung malumanay kang magsalita, ay magiging kalmado ang iyong kausap. Pero kapag ikaw ay nagtaas na ng boses, ay magiging intense ang inyong usapan at maaaring ikapahamak pa ito ng iyong kinakausap or ng mismong ikaw. Maaari kayo magka-misunderstood kapag hindi natin sinusunod yung mga dapat na tono ng ating boses. Kapag tayo ay nagkikwento, nagsasalaysay, nagtatanong o nagagalit o nagbibigay ng sariling ekspresyon. Pero kung tayo ay nagsusulat, paano ba natin ito maipapakita? So, napakadali lamang na makapagbigay ng ating damdamin kapag tayo ay nagsasalita. Kagaya nito, ako ay nagsasalita, ibig sabihin ako ay nagpapaliwanag. Kapag naman na tumataas yung intonasyon ko sa dulo, ibig sabihin ako ay nagtatanong. Pero kapag naman ay yung kagaya kanina, nung nagulat ako sa kulog, ibig sabihin nun, ako ay nagbigay ng masidhing damdamin kung saan ay alam nyo na ako ay nabigla o nagulat. Ayun. So, halika, sabay natin itong alamin. Basahin muna natin ang isang maikling dialogo at simulan na natin ngayon. Nag-uusap ang magkaibigang Kay at Richie tungkol sa mga gagawin nila para sa nalalapit na bakasyon. So, dito ang ating mga tauhan ay sina Kay at Richie. Si Kay ay isang batang babae at si Richie naman ay isang batang lalaki at sila ay mga grade 1 na students na kagaya ninyo. At sila raw ay nag-uusap ng kanilang mga gagawin sa kanilang bakasyon. Siguro magkakapit-bahay lang tong dalawang to. Yan. Ang sabi ni Kay, naku, malapit na palang bakasyon. So, meron tayong nakitang dalawang ano agad. Dalawang bantas. Ang kuwit at ang tandang padamdam. Ang ginamit ang kuwit upang hatiin ang salitang naku sa panag-uring malapit na palang bakasyon. At sa dulo nilagay ang tandang padamdam. Ang sabi ni Richie, oo nga, ano ang balak mong gawin sa bakasyon? Dito, dalawa rin ang pinakitang bantas, ang gamit ng bantas ni Richie. So dito, makikita natin ang tuldok kung saan nahati ang oo nga mula sa pangungusap na pananong na ano ang balak mong gawin sa bakasyon na siyang nalalagyan ng question mark sa ating dulo pangungusap. Ang tugon ni Kay, sabi ng mami ko ay mamamasyal daw kami sa Bohol, Cebu, Palawan at Baguio. At dito may pinakitang panibagong bantas na ang tweet kung saan ay hinati-hati nito ang mga magkakaparehas na pangalan ngunit iba-iba ang katawagan. Ito ay mga pantanging lugar o kaya tiyak na pangalan ng isang ng mga lugar ang Bohol, Cebu, Palawan at Baguio. At sa dulo nito ay mayroong tuldok. Tandaan natin na kapag tayo ay gumagawa ng mga ganito ay kapag, 'di ba, ano, Bohol, Cebu, Palawan at Bohol, bago mag-at dapat lagyan pa rin natin ng tweet upang sa ganun ay kasama maipakita natin na kasama pa rin yung susunod na yung huli nating sasabihin. Ayan. So, sabi ni Richie, wow, ang yaman mo talaga. Huwag mo akong kalimutan pagdating mo sa mga lugar na iyon. Dalhan mo ako ng pasalubong. So, dito, in-appreciate ni Richie ang pagiging mayaman ni Kay. Kaya, nabigla siya, kaya siya yung nagbigay ng masidhing damdamin na question, na exclamation point o yung tandang panamdam. At meron pa siyang